Ano yung pinaka-scariest moment mo with Coach Ramil? Meron ba? Like say may... Okay. Pero yung sa ano lang, siguro sa training. Sa training, ang scariest, kapag siya na yung humawak ng bola, tapos siya yung mag-one man sa akin. Magdasal ka na. Diba? Usually kasi ako nag-one man, yung assistant coach. And there was a time na kinuha ni coach yung bola, kasi siya na gusto mag-one man sa akin. Oh my God, talaga. Then, di mo ma-explica kung anong pakiramdam. Tapos, sinasabihan ka pa niya na, ano, dying ka na, ganyan. Oh, yan lang ba yung senior? Yan ba yung leader namin? Yan ba magdadala sa lasan? No, ganyan. Tapos, ano, galit ka na. Kasi pag nag-one man ako, sumisigaw ako, gumagalan ako. Oh, ano? Ginagalan ko siya. Oh, ano? Ito lang ba? Gumagalan. Lumalaban din talaga ako. Tapos, hanggang sa yung... Ang maganda to kwento kasi nung una galit siya eh. Galit siya sa akin eh. Gusto niya akong iwan man. Hanggang sa natatawa na lang siya sa akin kasi akala niya magbe-breakdown ako. Hindi, kasi ginawa ko, nilalabanan ko siya parang, ano, hindi eh. Ginagalan ko siya, kinukuha ko yung bola. Yan lang mabibigay mo. Ginagalan ko siya. Oh, easy. Ginagalan ko. Iniba ko yung mood. So, parang, after nung one man, mas natawa na lang si Coach Ramil, naging light yung energy, yung experience. Naging masaya, hindi siya parang parusa. So, most important lesson naman, Aby. Most important lesson na natutunan mo from Coach Ramil. Sa tingin ko, ano, yung talagang kapag leader ka sa loob, kailangan matibay ka, hindi lang sa paglalaro. Hindi ka lang dapat aasahan sa paglalaro. Pati yung loob mo matibay. Kasi para yung mga kasama mo, tumibay din sila. Ang na-realize ko talaga lagi kay Coach Amid na in-instill niya sa akin is kailangan yung energy na binibigay ko sa loob ng court maging infectious sa mga kasama ko. Nag-reflect kasi sa kanila. Kunwari, medyo sad ako, parang sad yung Chang Aby sa loob. Masasad din yung mga teammates. Kaya kapag medyo jolly ako, masaya ako sa loob, yung mga teammates ko magiging jolly and ano din, di ba? So, sa akin lahat manggagaling. Kaya gabi yung pressure niya sa akin nung college. And umabot kami sa point ni Coach Emil na nagiging love and hate relationship. Magtatampo ako sa kanya, di ko siya kakausapin, tapos siya yung kakausap sa akin, tapos magiging marupok na naman ako, okay na ako sa Coach Ramil. Tapos mamaya, si Coach Ramil na naman yung visit sa akin, tapos ako na, may ganong, totoo yun din. Tapos, umabot sa point na nag-one-on-one kami, talk, na sabi niya lang sa akin na, tsagiin mo lang ako, kasi gusto kita maging magaling na leader. Yun, simula nun, hindi na ako mabilis magtampo kay coach. Kasi syempre, immature pa, bata pa eh. Mabilis magtampo, diba? Madamdami. Simula nung sinabi ni Coach Ramil sa akin yun, na tumatak talaga sa isip ko na ay may purpose kung bakit ginagawa ni Coach Ramil to. Kasi alam niya, meron makakarating ako sa pagiging leader ko. Yun. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.